Good day mga kabasketball, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang dalawang heavy favorite point guard para sa darating na PBA draft. At yan nga po ay sina Jason Brickman at Frankie Johnson, sabi nga po nila ay paunahan na lang sa darating na draft mga kabasketball. Mga kabasketball, ito pong si Jason Brickman ay 29 years old na at sinasabing isa sa pinaka best point guard na papasok dito nga po sa PBA draft. At meron po mga rumors ha, na lumalabas na nagpa-practice na po siya ngayon sa Barangay Ginebra kasama pa po ang dalawa pang ibang rookie draftee. So 5'10 po ang height nitong si Jason Brickman mga kabasketball. In terms of experience mga kabasketball, ha, marami na po siyang experience. Naglaro na po ito sa ABL at meron na rin po siyang experience sa USNCAA under Brooklyn College mga kabasketball. At naging MVP din po siya noong 2016 sa ABL at naglaro din po sa Westport Malaysia Dragons. Dagdag pa po dyan yung pong kanyang pinaglaruan sa Mono Vampire at sa SMB Ala Pilipinas. Ayan. Well expected nga po mga kabasketball na sa unang round pa lang ng draft ay makukuha na po itong si Jason Brickman. May mga nagsasabi po mga kabasketball ha, na para daw pong mini Luka Doncic ito pong laruan at galawan. Ito pong si Jason Brickman. Versatile player nga po yan mga kabasketball ha. Meron pong tira sa labas at kaya pong mag-drive sa loob at mag-create ng play mga kabasketball. Ayan. So masasabi nga po natin napakaswerte po talaga yung team na makakakuha dito kay Jason Brickman dahil kung experience wise lamang po at skills mga kabasketball ay panalong panalo po sila dito kay Jason Brickman. At dahil malalim nga po itong PBA draft na darating mga kabasketball, so meron po tayong 97 applicants. So expect nga po mga kabasketball na dito pa lamang po sa first round, at least mga first to third pick ay makukuha na po itong si Jason Brickman. Ayan mga kabasketball ha, marami pong naghahanap ng mga legit na point guard mga kabasketball dito po sa PBA ngayon. At kailangan po nila yan. Masasabi nga po natin mga kabasketball na handang-handa na po talaga itong si Jason Brickman dito po sa darating na 46th season ng PBA. Ayan. At confident din po ito pong kanyang dating mentor sa Ala Pilipinas na si Coach Jimmy Alapag na makakagawa po itong si Jason Brickman ng malaking impact dito po sa pagpasok niya sa PBA. Ayan. Siyempre mga kabasketball, yung pong excitement at yung pong kanyang magandang performance sa kanyang papakita eh talaga pong aabangan yan mga kabasketball. Dahil masasabi nga po natin na hinug na po talaga itong si Jason Brickman. Kumbaga, in terms of international experience mga kabasketball ha. At marami na pong siyang napaglaruan at hindi po biro yung kanyang experience sa USNCAA na makalabang po niya dyan yung mga puro imported or foreigns. At doon niya na 5'10 ay ganun po siya ka-explosibo mga kabasketball ha. Talaga pong aabangan po natin yan dito po sa PBA si Jason Brickman. Sunod naman po natin mga kabasketball, ito pong si Frankie Johnson. Well mga kabasketball, ito pong si Frankie Johnson ay 25 years old na po at Pil-Am rookie din po ito. At naglaro nga po siya dito sa Marinerong Pilipino, dito po sa Pilipinas at dito po sa AMA Online. At siya nga po ay naglaro dyan 2019 ha, dyan po rin sa may PBA D-League. At gaya nga po ni Jason Brickman mga kabasketball, ito pong si Frankie Johnson ay isa rin pong versatile player. Ayan ha, meron po siyang tira sa labas at kanya rin pong gumawa ng play sa loob. Ayan mga kabasketball ha, at mapapansin nyo po yung kanyang athleticism dito po sa loob ng court at marami siyang kayang gawin. Ayan. At kaya po ni Brickman mga kabasketball, masasabi na po natin na yung po mga qualities nasa kanya po ay yung po yung hinahanap ng mga team dito po sa PBA para po sa isang point guard. Uli nga po naglaro, ito pong si Frankie Johnson dito po sa 3x3 ha, mga kabasketball. At meron na din po siyang experience sa USNCAA at naglaro po siya dito po sa Virginia College. Ayan, mga kabasketball.
At ayon nga po sa ating mga ilang source ay balita po na ini-invite na rin po ng ilang PBA team. Ito pong si Frankie Johnson para mag-practice sa kanila. Well mga kabasketball, ang deadline po ng submission ng draft mga kabasketball pong March 5 na darating para po sa mga gustong pumasok dito po sa PBA. At expected nga po yan na mga kabasketball gaya po ni Brickman sa first round pa lang po ay possible na madrop po ito ding si Frankie Johnson. Ayan. Although mga kabasketball, meron pa rin pong ilang mga PILAM na inaayos pa rin po kasalukuyan yung kanilang mga papeles at requirements para patunayan po na sila po talaga ay may dugong Pilipino or PILAM. Ayan po para nga po makapasok at mag-qualify dito po sa PBA draft. At bakit naman po hindi mga kabasketball kung yun nga pong ibang mga player natin na may dugo talagang Pilipino nahihirapan po na mag-qualify dito po sa PIBA. Kagaya nga po nito sila Jordan Clarkson or rather, di ba? Gaano pa po kaya ang ating ibang mga kababayan na PILAM na meron lang po talagang dugong Pinoy at medyo kinulang lamang po sa papeles at kailangan lamang pong ayusin. At handang-handa na rin po yan, ito pong si Frankie Johnson mga kabasketball para po maglaro dito po sa darating na PBA 46 season gaya po ni Jason Brickman. Kalawak na rin po na experience nito mga kabasketball at kung makikita nyo pa yung kanyang laruan at talaga pong meron pong kayang patunayan itong si Frankie Johnson. Yan. At sa ngayon nga po mga kabasketball sila po yung dalawang point guard or PILAM na sa ngayon po ay tinititigan at binabantayan ng ating mga PBA coaches sa darating na draft. Ayan na. At sa inyo pong opinion mga kabasketball, saan team kaya mag-fit ang laro nito pong si Jason Brickman at ito pong si Frankie Johnson sa inyong palagay mga kabasketball? Doon or rather base po sa style ng kanilang pinapakita mga kabasketball yung kanila pong laruan. Ayan, ano man po ang inyong komento, suggestion at feedback ay welcome na welcome po yan mga kabasketball at huwag niyo na pong kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video mga kabasketball. Ayan, salamat po sa lagi pagsubaybay mga kabasketball dito po sa Super Chris TV at stay safe lamang po tayo. It's not a game, it's a